Bilang tagapagtanggol ng gobyerno, sinabi ni Solicitor General Jose Calida na legal at walang mali sa Command Memorandum Circular No. 16 o ang Oplan Double Barrel Memo. The peddlers of drugs are actually agents of destruction. They deserve no less than the maximum penalty. Nasa mandato naman daw ng PNP chief na kontrolin ang operasyon ng mga PNP units, trabaho rin daw ng pulis na tugisin ng mga kriminal. Ang mga insidente ng pagpatay na nabanggit sa petisyon ng Free Legal Assistance Group at Center Law, wala naman daw patunay na bahagi ng Oplan Tokhang o Oplan Double Barrel. Kaya ang mga petisyon daw ng mga grupong ito, maituturing na destabilisasyon o panggulo sa bansa na kinontra agad ni Associate Justice Marvick Leonen. It is therefore not difficult to see that the present petitions are disingenuous moves to destabilize the Duterte administration and sow anarchy. Any kind of a criticism, we have to be careful with respect to labeling it as a matter of destabilization. Is that not correct? For in truth and in fact, in this court, if there is a dissenting voice and they write very strong dissents in many of the cases here, that is considered simply as a dissent, opinion at the margins, but certainly not a destabilization effort. Diretsyang tinanong din ni Justice Leonen si PNP Chief Bato de la Rosa kung ang ibig sabihin ba ng salitang neutralize o negate ay patayin ang mga suspect. Did you mean to kill when you said neutralize? It means arrest, having the suspect surrender, or killing the suspect at a very very extreme situation wherein it as a result of legitimate police operations, there is a gunfight, then okay, the killing may result. Ipagpapatuloy ang oral argument sa susunod na Martes. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas.